Hello guys, ito na naman tayo. Meron pa akong gustong i-share sa inyo about sa dahon ng laurel, kung saan sila dapat ilalagay sa parte ng inyong mga bahay. Panoorin nyo guys. Come back! So, welcome ulit sa ating channel, ang Honeymoon Vlogs. Ngayon ay ating ulit isi-share sa inyo ang mga lugar na dapat paglagyan ng ating dahon ng laurel. So, disclaimer muna tayo guys sa mga hindi naniniwala nito at saka sa ayaw ng mga video ng tulad ng mga pampaswerte. Pwede nyong i-skip ang video nito at manood kayo ng mga video gustong-gusto ninyong panoorin at huwag pilitin ang sariling panoorin kung ayaw naman ng inyong isip at kalooban. Kaya ito na guys, gusto kong sabihin sa inyo na ang video ito ay isang gabay lamang para sa ating mga pangarap. At turo ko sa inyong pampaswerte ay mga gabay lamang ito para sa katuparan sa inyong mga pangarap. Kaya ito, umpisahan na natin guys, ipaalam ko sa inyo kung saan nararapat paglagyan o saan dapat ilagay ang dahon ng laurel sa parte ng ating mga bahay. So, may anim na lugar tayong dapat paglagyan. Ang unang lugar na dapat nating ilagay ang ating dahon ng laurel ay sa ating wallet. Sa ating wallet. Bakit kailangan natin lagyan ang ating wallet ng dahon ng laurel? Mauubusan ang inyong wallet ng pera. Lagyan mo ito ng currency sign. Halimbawa kung saan ka man, kung nasa USD ka, dollar sign, or peso sign, or pag nandito sa ibang bansa, halimbawa dito sa Korea is won sign. So yun ang ilalagay mo, lagyan mo siya ng sign na yun, kahit hindi mo na lagyan ng exact amount, lagyan mo ng sign ng currency sign ng pera, saka mo siya ilagay sa iyong wallet para ma-attract yung swerte, ma-attract yung pera na laging may laman ang inyong wallet at saka lalo na din sa trabaho. So, pangalawa guys na pwedeng paglagyan ang ating dahon ng laurel is sa ating unan. Sa ilalim ng ating unan, tapos magtanong ka dito sa cosmos or sa universe. Kausapin mo muna yung dahon ng laurel bago mo ilagay sa iyong unan. Hingi ka dito ng mga katanungan, tapos idaan sa panaginip para masagot ito sa panaginip. Pagising mo sa umaga, lahat ng mga naaano mo sa iyong isipan, nung napapanaginipan, pwede mo itong ilista at pwede mo din itong hanapin kung ano talagang meaning nito sa Google. Yun ang anong purpose noon. Hingi ka ng guide sa dahon ng laurel, ilagay mo sa ilalim ng iyong unan, pero mag-wish ka muna. Kausapin mo muna siya bago mo siya ilagay sa ilalim ng iyong unan. So, yan ang pangalawa, ilalim ng unan. Ang pangatlo natin guys na pwedeng lagyan ng dahon ng laurel is ang ating sasakyan. Kung may sasakyan tayo, maglagay tayo nito isa, dahon ng laurel sa ating sasakyan para ito ay sign sa protection. Mapuprotektahan ka habang ikaw ay nagmamaniho kung saan ka mandalhin or kung ilayo ka sa mga sakuna. Pero ang sa car guys, pwede yung ano, durugin mo siya. Durugin mo yung ano ng dahon ng laurel tapos maglagay ka ng kunting paglagyan doon, parang isign, isprinkle mo siya sa, ibudbud mo siya doon sa sasakyan, doon sa may lagayan. Diba, may kunting lagayan ka na baso, pwede mo siyang ilagay doon. Yun ang gagawin mo pag may sasakyan ka at nagmamaniw ka.
Tapos, ang pang-apat guys na pwedeng paglagyan natin ng ating daon ng laurel is ang front of our front door. Yung pinaka-main door natin, dun sa side niya, sa gilid, maglagay doon ng dahon ng laurel. Pwede din nalagyan mo doon para ang purpose nito is maprotektahan ang energy ng ating pamamahay. Ilalabas niya yung mga negatibo at saka yung mga malas para continue ang pumasok ng ating bahay. Patulungan niya na ang mga energy na pumasok is yung mga pampaswerte. Yung swertihin ka, yung good luck, good vibes, tapos iwawash out niya lahat yung negative na nasa loob ng inyong pamamahay. Di bali siya yung magpro-protect ng pamamahay. Ilagay sa gilid o sa harapan ng pintuan, yung pinaka-main door. Pero pag hindi pwede sa harap, sa may gilid, pwede niyong ilagay doon. Ang panglima nating pwedeng paglagyan ng dahon ng laurel is sa likod ng photo frame. Halimbawa, kung may karelasyon, may asawa kayo, ilagay mo ito sa likod ng photo frame. Pero bago mo siya ilagay, kailangan mo nang mag-wish ka doon sa kanya ng mga wishes na gusto mo mangyayari na kung sino man ang nandoon sa picture, di ba? Halimbawa, kayo mag-asawa. Lagay mo doon, sabihin mo, protektahan ang inyong relasyon, iiwas ito sa mga temptation at iiwas sa mga negativity para masira ang inyong relasyon at laging masaya ang inyong pagsasama at wala itong halong mga paninira na pwedeng sumira o magiba ang inyong pagsasama. Kailangang matibay ang pagsasama. Yun ang hihilingin mo at ilagay mo ito idikit sa likod ng inyong picture frame. At saka, maprotektahan ang inyong relasyon sa inyong mag-asawa o sa inyong kung mag-syuta man kayo o magka-relasyon. Ang huling paglalagyan guys, ang ika-anim is kung meron kayo nito sa inyong bahay, ang inyong vision board. Vision board niyo, maprotektahan ang inyong goals, ma-eliminates lahat ng mga blockings na nagbablock sa inyong way, sa iyong way sa para sa iyong success, sa inyong tagumpay. Kung meron mga negativity na nakablock nito, so mapoprotektahan ito at saka siya yung magwa-wash out ng negative para yung vision mo at gusto mong mangyayari sa iyong buhay ay matutupad. So, ayan guys, yun ang anim na lugar na pwede nating paglagyan ng dahon ng laurel. Sana nakatulong din ito sa inyo guys sa pag-guide sa inyo kung ano ang dapat gawin at lagi nating tatandaan ang video pong ito ay guide lamang at hindi po ito talaga yung magbibigay sa inyo ng mga direct na pira na uulan sa inyong harapan. Kung hindi guide ito, sa Panginoon pa rin ang tulong, sa atin pa rin yung gawa. Kaya kailangan gumawa tayo, magsipag tayo, magpaputok tayo ng ating utak. Sabayan natin ang mga ritual na ganito para naman mabigyan ng katuparan. So, ayun lamang guys. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, sa pagkikita natin, huwag kalimutan mag-comment sa baba kung ano ang naidulot ito sa inyo, kung nasusubukan na ninyo ito. Salamat!